Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video, wag basta-bastang maniwala sa mga napapanood ninyo, lalong-lalo na doon sa mga travelers na nagpo-post na hindi na kailangan ito, wag niyo nang gawin ito kasi hindi naman ito hinanap sa akin. Wag kayong bastang sumunod na ikakapahamak ng biyahe ninyo. Details coming up. So habang nagre-reply ako sa mga comment ng ating mga followers at ating mga subscribers, nagba-browse din ako, nagre-research din ako sa ating mga upcoming travel updates, may napansin lang ako sa isang video na in-upload ng isang traveler. Medyo na-trigger ako kasi the Layton Squad is giving up-to-date travel protocols to and from the Philippines. At sinisiguro natin na ang ating mga information is true and legit. Na magagamit talaga ng ating mga kababayan kapag sila ay umuwi ng Pilipinas or paalis man. Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang sobrang tagal na bago nakauwi ng Pilipinas. Kasi ang dami na talaga nagbago sa travel protocols ng Pilipinas simula nung nagka-pandemic tayo. Ipapakita ko ang video sa inyo maya-maya. So eto, medyo nakakatakot kasi she's giving information about her experience, which is fine, pero kasi nagbigay siya ng update with regards sa e-travel na ay hindi na ito hinanap, wag na kayong gumawa ng e-travel. So parang inilagay niya na rin sa kapahamakan yung mga babiyahe ng Pilipinas kasi hindi naman po totoo na hindi na kailangan ng e-travel. Kailangan pa rin, required pa rin ng e-travel kung pauwi ka ng Pilipinas. May mga instances na hindi na talaga hinahanap ang e-travel. Dahil kapag na-scan nila yung inyong mga pasaporte, nakikita na kasi sa system yan na nakapag-rehistro ka na. It's an advantage to you guys kung hindi nahahanapin yung e-travel sa inyo. Kasi nakita na nila eh, nakapag-rehistro ka. Huwag kayong ma-discourage kung ay nako, nag-effort akong mag-rehistro. Pero hindi naman hinanap. Katakot-takot na paghahanda pa naman yung ginawa ko pero hindi man lang hahanapin. Kasi nga, kapag na-scan na yung mga pasaporte ninyo, nakikita na nila sa system yon. So, huwag kayong magalit or huwag kayong mag-alala kung hindi hinanap kasi mas mabuti yon. Advantage nyo yon kasi good to go na kayo kung hindi na hinanap. Mas gusto nyo ba nahanapin? Mas ma-hassle kayo sa counter or paalisin kayo sa linya kasi hindi kayo nagrehistro kasi sinunod nyo yung sinabi ng isang biyero na hindi na kailangan ng e-travel. Eto din, as a traveler, kung for example, kayo, nakikinig kayo sa mga update ko, hindi ko naman din hawak na lahat nakakover natin kasi ngayon may update tayo, kinabukasan iba na naman. So hindi natin yun agad-agad makakover. You as a traveler, you are responsible to research kung ano yung mga kailangan ninyo kung kayo ay babiyahe. Kasi responsibilidad ninyo yun kapag bumabiyahe, hindi naman kusang lumalapit yung impormasyon sa inyo. Kailangan kayo din mag-research kung medyo, for example, ay hindi ako satisfied sa explanation niya na ganito ganyan. You research on your own kasi may nababasa tayong mga comment na mali-mali yung information mo, eh kung hindi ka naman satisfied, kung sa tingin mo mali, eh mag-research ka on your own. Our updates are your guide kung gusto nyo lang, kung gusto nyo talagang sundin or this will be your heads up kung ano na ang nangyayari at kung ano na ang hinahanap. So, etong si Kabayan, pinost niya ang video ito. At yun nga, sinabi niya hindi na daw kailangan ng i-travel, wag na kayong mag-fill out. Paano kung may sumunod nun? Paano kung ikaw yon na naniwala ka na wala nang i-travel? Pero pagdating sa airport, eh pinalis ka sa linya at kailangan mo talagang mag-rehistro sa e-travel. Sinong sisisihin mo, di ba? Mas maigi talaga yung up-to-date ka sa mga pangyayari or up-to-date ka sa mga travel requirements kung ikaw man ay paalis or pauwi ng Pilipinas. Kasi meron at meron ding mga nagpo-post na ganyan. Lalong-lalo na lately, doon sa mga bagahe, ang dami talaga nagpo-post doon na bawal na ito, ang dami ng bawal sa Pilipinas. Yung mga bawal na sinasabi nila,
Yes, matagal na po yun. Kasi for example, bawal talagang maglagay ng canned goods sa inyong carry-on bag. Ilang dekada na yung patakaran na hindi talaga pwede ang canned goods sa carry-on. Dapat sa check-in baggage mo talaga yan ilagay. Mauuwi mo naman yan sa Pilipinas, pero dapat doon sa check-in, hindi sa hand carry. Kasi nga, ang hand carry, meron niyang limit. So, alamin yung mga rules and regulations ng airline na sasakyan mo. Alamin ang rules and regulations ng bansang pupuntahan mo. Because you as a traveler, it is your sole responsibility na i-prepare ang lahat ng mga documents or kung ano pang mga kailangan mong ihanda sa iyong padating na biyahe. So tayo lang po ay nagpapaalala sa mga kabayan nating uuwi ng Pilipinas about e-travel registration. Required pa rin po ito sa lahat ng biyaherong papasok ng Pilipinas, whether you are a foreign passport holder or Philippine passport holder. Mag-register po kayo. Kung ayaw niyong ma-hassle, hindi na po ganun kahirap magrehistro sa e-travel. Napakadali na po. Madami tayong tutorial sa channel kung kailangan nyo ng guide kung paano i-fill out, paano mag-register, paano mag-create ng account, paano i-add yung inyong mga family member kasi pwede na din yon. Karagdagang feature ng e-travel, yung online declaration, andun na din. Inisa na nila sa e-travel platform. So, mas minadali ang e-travel registration sa lahat ng babiyahe papuntang Pilipinas at doon sa mga paalis ng Pilipinas na mga Philippine passport holders. Gaya ng sabi ko, madami tayong travel updates sa channel. I-check nyo na lang po kasi andun po ang ating up-to-date travel protocols to and from the Philippines. So, ito po ang ating latest travel update. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawayang inyong biyaheng papuntang Pilipinas or paalis man ng Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.